Lahar advisory mula sa Bulkang Mayon dahil sa Bagyong Christine. Ating pag-uusapan kasama si FIVOC's Director, Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Yes, good afternoon din po sa inyo, ma'am. Sa inilabas ninyong advisory tungkol sa posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Mayon, ano-ano pong lugar specifically ang identified at at risk dahil sa Bagyong Christine? Okay, so base sa aming advisory na nilabas namin kahapon, yung mga bayan sa southeast and southwest ng Bulkang Mayon, ibig sabihin yung Kamalig, Ginubatan, Daraga, Legazpi at Santo Domingo, ang posibleng daluyan ng lahar mula sa Mayon. Although not limited dyan dahil pwede rin ma-remobilize yung ibang mga deposits from the previous eruptions, katulad nung nangyari noong 2020 na nagkaroon naman ng lahar sa may Tabaco, sa may northern side. Now, so far, based sa nakalap naming information, may mga lahar occurrences sa barangay Masarawag, sa may Ginubatan, Albay, at sa may barangay Binitayan, sa may Daraga. And kahapon, may na-pick up din yung aming stream flow seismometer na may lahar signal sa may barangay Anoling, sa may Kamalig naman. At para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba yung potential impacts na maaaring maidulot ng lahar sa mga komunidad na located po sa mga slopes ng Bulkang Mayon? Okay, so pwede pong magdulot ng significant and destructive effects ang lahar sa mga komunidad na nasa paligid ng Mayon Volcano. Maaaring tangayin ng lahar ang mga gusali, bahay at mga pananim. Pwede rin kumitil ito ng buhay, like what happened in 2006 during the Typhoon Remming. Around 1,200 people died in Albay dahil sa lahar. Hingi na rin po kami ng current activity ng Bulkang Mayon sa ngayon at maaari niyo po bang ipaliwanag yung mga implications po ng Bagyong Christine sa volcanic activity na ipinapakita ng Mayon po sa ngayon? Okay, so as of 12 noon today, from 12 midnight kanina, nakapagtala po tayo ng 8 rockfall events and 2 volcanic earthquakes. So most of the rockfall events are likely due to the continuous rains. And walang epekto naman ang bagyo, ang Typhoon Christine sa magiging volcanic activity ng Mayon, maliban sa posibleng lahars. Sakali naman po na lumakas pa ang pagbugso ng bagyong Christine, ano po yung mga posibleng susunod na aksyon o advisory ng FIVOCs para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa paligid po ng Mayon? Okay, so mas paigtingin pa natin ang ating pagmamonitor ng lahar. Meron na kaming team na naglilibot sa Bicol ngayon at tingnan kung ano ang mga river channels na posibleng daluyan ng lahar. At kukuha rin sila ng mga datos sa magiging impact ng lahar. Ano naman po ang role ng local government sa mga hakbang at paghahanda sa posibleng lahar flow advisory na ito? At may pakikipag-ugnayan na po ba ang FIVOC sa kanila? Okay, so ang role ng mga LGUs ay tulungan ang mga residente na lumikas kung kinakailangan. Sila naman at ang kanilang mga local DRMOs at kami rin ay patuloy na nag-uusap, nag-ipag-ugnayan para maiparating sa ating mga kababayan ng latest na data on the amount of rainfall. Ito po ay galing sa aming rainfall monitoring network na nasa paligid at dalisdis ng Mayon Volcano. Mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakapaligid o malapit po sa Bulkang Mayon, lalo na ngayon. Okay, so gusto ko lang paalalahanan ang ating mga kababayan na kung tuloy-tuloy ang pakulan, may panganib na lahar kung sila ay naninirahan malapit sa mga ilog na nagmula sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Kaya mahalagang manatiling alerto, sumunod sa mga lahar advisories ng aming opisina at ng kanilang mga LGUs at kailangan nilang handang lumikas kung kinakailangan. Maraming salamat po sa inyong oras, FIVOC's Director Dr. Teresito Bacolcol.